Okay, para sa mga naghahanap ng gaming phones, doon tayo sa isa sa mga pinakamatunog na pangalan pagdating sa mga gaming-dedicated phones. Ito ay ang Nubia Red Magic 7S Pro. Tara, try natin to. So, ayun na nga, sunod-sunod yung labas ng mga panibagong Nubia Red Magic phones. At nakakatuwa lang kasi for every version na na-review ko dito sa channel ko, eh nakakakita ko ng significant improvement pagdating sa performance features and overall experience ko sa kanilang mga phones. Pero, syempre, bago ang lahat, i-unbox muna natin ang Nubia Red Magic 7S Pro. Of course, pagdating sa box natin, nandiyan na naman yung iconic na art design ng mga Red Magic phones kung saan meron kang manga design sa cover ng iyong box. And then, kapag tinagal mo yung kanyang cover, makikita mo ang compartment kung saan nakalagay yung kanyang SIM ejector tool, mga documents, and then yung jelly case na medyo kakaiba nga talaga for the Nubia Red Magic. Underneath yan, of course, yung ating Red Magic 7S Pro na unit covered in protective plastic, and then, syempre, yung mga other accessories natin such as yung kanyang charging cable at saka ang ating charger. So, ayun na lahat na laman natin box. Of course, ngayon mag-focus na tayo doon sa phone itself. Siyempre, nahin natin yung kanyang design. And personally, masabi ko medyo kakaiba but still feels the same for the Red Magic 7S Pro kung saan nasa gitna pa rin halos lahat or parang medyo symmetrical kapag nakatayo yung overall design ng box natin. However, yung bago sa design ng Red Magic 7S Pro, pagdating dito sa outer sides, dito sa back design ng ating phone, transparent yung likuran niya kung saan may kita mo somehow yung internals ng ating phone. Hindi ko lang alam kung ito ba more on for show lang talaga ng internals and possibly oo, pero meron din tayo ang mga onting nakikita na yung totoo talagang functioning internal ng ating sariling phone. So medyo nakakatuwa lang yung ganitong touch ng design for this phone na medyo unique na actually sobrang konti lang talaga or bilang na bilang mo sa kamay yung mga phones na nag-offer ng ganitong design. Dito sa gitna niya, which is yung color niya Supernova, and nakakakuha ka ng matte finish na nagbibigay ng parang black and white or parang monochrome na camo pattern. So umiligay dito sa mga camo design or camouflage na design, for sure matutuwa kayo dito. Medyo parang it comes off as military grade or pang military yung dating ng design ng ating gaming phone. And kung mahilig kayo sa mga ganito na medyo muted but at the same time eye-catching talaga, matutuwa kayo sa design ng color niya Supernova for this phone. Meron pa din tayo yung mas brighter na option, which is yung Mercury na parang silver naman dito sa likod. So syempre at least meron kayo na kuwang options for this phone. Para dito sa back design niya, almost the same with other Red Magic phones kung saan medyo curved siya as opposed doon sa mga mas na-encounter na natin this year na flat designs. So somehow nakakatuwa pa rin yung ganito na may sarili pa rin talagang design or identity yung 7S Pro or Red Magic 7S Pro at hindi lang siya nakiuso talaga doon sa mga nilalabas na design ng mga phones ngayon. Anyway, dito sa sides ng ating phone, of course, dito sa right side may kita nyo yung kanyang lock button, yung ating volume buttons, and of course, hindi pa rin mawala dyan yung mga pang-gaming na features ng ating phone, yung kanyang mga shoulder triggers at saka yung ating exhaust. Na kung mapapansin nyo nga mula sa kanyang back design, kapag inon nyo yung fan niya na makikita nyo dito, dito syempre sisingaw yung hangin na nilalabas ng fan na yun. Also, muntik ko na makalimutan, yung fan natin for the Red Magic 7S Pro nagla-light up at RGB yan. So, meron pa rin syempre or hindi pa rin pwedeng mawala yung ganung design na nakukuha natin out of this phone. Yun naman sa top side ng ating phone, nandiyan yung kanyang headphone jack, and then dito sa left side, of course, yung switch natin para sa kanyang gaming center. Dito sa bottom part, ang ating speaker grills, ang ating USB Type-C port at saka ang kanyang SIM card tray. So far, same pa rin naman doon sa mga ibang Nubia Red Magic phones na na-review ko, pero meron tayong isang napakalaking difference on this phone. At tingin ko, siguro paabutin natin ang mga medyo gitna or dulo ng video bago ko sabihin. Tingnan natin kung mapansin nyo kung ano yung kakaiba about the Red Magic 7S Pro. Anyway, doon tayo sa screen ng ating phone. Sa screen niya, syempre makukuha mo yung mga flagship level features na hinahanap mo out of a phone at this price point kung saan meron kang isang malaking 6.8-inch 120Hz AMOLED display. And of course, ito yung mga typical na makukuha mo for phones at this price point. So, hindi ko masabi kapuri-puri siya, pero at least hindi naman siya bumababa doon sa standards talaga na hinahabol mo mula sa isang flagship phone. Aside pa dyan, of course, yung audio natin. And still, hindi pa rin tayo madidisappoint ng ating phone. So far naman, consistent yung Red Magic phones na na-review ko kung saan malakas and clear enough yung sound quality natin kahit lakasan natin yung volume. But
still, hindi ko masabing comparable siya doon sa speakers na nakuha natin sa mas premium or mas makakilalang brand ng mga phone. Pero overall, masabi kong viewing experience or gaming experience, whether audio or video, eh for sure, may enjoy nyo sa ating Nubia Grand Magic 7S Pro. If ever naman na priority nyo ang gaming, sakali lang naman na bibili kayo ng gaming phone for gaming, eh syempre, well-supported yan ng features at saka ng specs ng Grand Magic 7S Pro. Kung saan, meron kayo isang Snapdragon 8 Plus Gen 1 na chipset, yung pinakamabilis and pinakabago na chipset na pwede mo makuha out of an Android phone today, at saka pagdating sa options mo for RAM, eh talagang napakahalimaw lang ng phone na to. Pinakamababa niya, meron kang 12GB of RAM with 256GB of internal storage na from other brands, ito na actually yung pinakamataas na ma-offer nila. Pero mas kaya pantasan niya ng Red Magic 7S Pro kung saan meron ka ding 18GB of RAM with 512GB of internal storage na ayun, grabe lang, masabi ko lang, sobrang taas ng specs na pwede mo makuha out of this phone. So performance-wise pa lang, actually benchmark ko ang Red Magic 7S Pro at masabi ko, sobrang halimaw lang talaga ng performance niya. Out of all Android phones na pwede mo makuha today, definitely one of the fastest ones around at dahil nga sa tulong ng kanyang fan at saka ng Ice 10 cooling system, eh syempre, well-maintained yung temperatures natin kung kaya't smooth ang gaming mo overall for long periods of time. Pero syempre, naglaro din tayo sa phone na to para talaga matest out yan at ipakita sa inyo na syempre okay talagang maglaro mula sa isang gaming phone. Gaming for hours with the Red Magic 7S Pro, whether Genshin Impact pa yan, whether Mobile Legends pa yan, Call of Duty, basically kung ano yung game na may isip nyo laruin sa isang phone, eh I can confidently say na kaya yung i-run smoothly ng Red Magic 7S Pro. Given nga na meron tayong Snapdragon 8 Plus Gen 1 chipset, yung napakataas na RAM natin, yung mataas na storage natin, eh kahit actually naka-open yung iba't ibang mga apps, at kahit ang dami mong mga files na nakasave sa phone na to, eh hindi ka magkakaroon ng problema na maglaro sa kanya. So if in case lang naman na plano nyong maglaro or naghahanap kayo ng gaming phone for gaming, then definitely ilagay nyo sa listahan nyo ang Red Magic 7S Pro. Pero hindi lang yon, kasi syempre hindi naman lahat ng naghahanap ng gaming phone eh gaming lang talaga siya gagamitin. Yung iba sa atin eh concerned din doon sa camera performance ng ating mga phone. Kung sakali na plano nyo mag-take ng mga pictures with the Red Magic 7S Pro, meron kayong isang triple rear camera setup sa kanyang likuran with a 64 megapixel wide angle main camera, an 8 megapixel ultra wide lens at saka a 2 megapixel macro lens. Ngayon, pagpunta niyo naman dito sa kanyang harap, eh hanapin niyo yung kanyang selfie camera. So, ito yung sinasabi ko dun sa simula pa lang ng video natin kung ano ba yung kakaiba sa Red Magic 7S Pro. Hindi mo talaga mahanap yung selfie camera niya. Kasi this phone is one of the first phones na available locally na underscreen na yung selfie camera. At grabe lang talaga kung paano nila in-execute to. As in, hindi noticeable masyado or hindi mo talaga makikita unless hanapin mo yung selfie camera ng iyong phone. At kapag ikaw ay mahilig lang din talaga maglaro sa phone mo at ayaw mo any obstructions sa screen mo, eh definitely matutuwa ka sa placement ng camera niya. Again nga, underscreen yung ating camera at hindi mo talaga siya makikita. Ayan, ang hirap niya talagang hanapin and personal
personally, as in, kailangan ko ilapit yung mata ko para lang talaga makita na andun sa gitna yung kanyang selfie camera. So, eto yung mga bagay na na-excite ako about tech kasi meron tayong kakaibang phone dito, magandang gaming phone at yung pag-implement ng underscreen camera niya na talagang bagay na bagay for gaming kasi nga gusto mo wala kang obstructions kapag naglalaro ka. Eh, definitely para sa akin, napakagandang application para sa Red Magic 7S Pro. Nakatuwa na dito talaga nila nalagay yung ganitong klase ng feature. Anyway, para dun sa hindi familiar, ito naging present na sa ZTE Axon, alam ko. So parang under the same brand as well. Pero ayun nga, hindi siya masyado naging available dito sa Pilipinas. Pero at least for this one, kung naghanap ka ng underscreen camera, check out nyo tong phone na to. Anyway, syempre, habol natin nga yung camera performance. At masabi ko, medyo give and take tayo for this phone. Una-una, yung main camera natin, masasabi ko kagad na maganda yung kanyang performance. Level ba ng performance na hinahanap mo mula sa mga flagship phones at this price point? I would say no, pero maganda pa rin enough para magamit mo siya to post on social media. Kung sakaling gagamitin mo siya under good lighting situations, for sure, meron kang magandang outputs na makukuha out of the Red Magic 7S Pro. Tapos natutuwa din ako doon sa level of saturation niya na ayun, medyo mataas minsan pero para sa akin, maganda lang siya kasi very vibrant tingnan and lively tingnan yung mga photos natin. If plano mo nga lang naman gamitin yung kanyang ultra-wide lens, mas tumataas yung contrast to the point na talaga nagda-darken na maigi yung mga shadows natin at nagsosoften ng konti yung quality ng ating photos. So yes, again nga, meron kang give and take pagdating sa phone na to kung saan regarding performance, hindi siya always yung the best at maigi kung hahanapan mo talaga ng magandang lighting situation ang Red Magic 7S Pro para makakuha ka ng magagandang outputs. Ibig sabihin ba nito na hindi mo mapapaganda yung mga low light shots mo? Hindi din. Kasi actually, nag-take ako ng mga night shots using the Red Magic 7S Pro indoors at saka outdoors at maganda pa rin yung mga photos na makikita natin. Nga lang, syempre, mas maigi pa rin na gamitin yung night mode para lang talaga ma-make sure na maganda yung quality or output ng photos na makukuha nyo. Ngayon, doon naman tayo sa mas bigger concern para sa karamihan sa atin. And I'm sure talagang curious kayo kung kamusta ba ang selfie camera performance ng ating phone. Given na on-screen siya and very impressive na isa sila sa mga pinakaunang gumawa nito na available na sa market natin, nakakatuwa lang yung ganun level of uniqueness na hatid niya. However, pagdating sa performance, medyo dito tayo umaatras for the Red Magic 7S Pro. Not the best selfie camera kung saan even in good lighting situations, grainy yung mga photos natin and hindi talaga siya as clear or as sharp doon sa ibang mga selfie cameras ng mga phones na mabibili nyo at this price point. However, medyo kailangan nyo lang i-take note pag inabutan kayo ng gabi, mas lalong hindi naging usable yung ating selfie camera. Kung saan yung kanyang pagkuha ng mga light, medyo nagiging snowflake talaga at nasisira talaga yung quality ng ating photos. So meron kang struggle dito sa phone na to kung saan maganda yung camera placement, maganda na underscreen siya at hindi siya obstructing doon sa screen natin and fully kayong immersed and may enjoy yung viewing experience nyo. Pero hindi lang ganun kaganda yung kanyang selfie camera. Personally, ako na mahilig maglaro sa phone at hindi ko rin talaga masyadong ginagamit yung selfie camera ko, hindi siya magiging deal breaker sa akin. Kasi kung tutusin, makikita pa rin naman yung mukha ko sa camera, hindi lang talaga siya ganun kalinaw. And if ever naman na kailangan kong mag-take ng mga photos or videos of myself, ayun, mag-a-adjust na lang ako at gagamitin ko yung rear camera ng phone na to. So meron siyang unique feature na may malaking compromise at ayun, depende na lang if deal breaker yon para sa inyo. Pero if ever man na willing kayo sa compromise na yon, ang ating Lubia Red Magic 7S Pro ay nagkakahalagang starting at 42,799 pesos para sa 12GB RAM version niya. At kung sakaling gusto niyo naman yung napakahalimaw talaga na RAM na merong 18GB of RAM with 512GB of storage, nagkakahalaga naman yan na 52,799 pesos. So sa presyo na yun, gano'n nga ba kasulit ang Red Magic 7S Pro? Unang-una, syempre, pagdating sa presyo, masabi kong talagang lalabanan niya rin sa presyo yung iba mga flagship phones na available ngayon taon.
Pero syempre, pagdating din sa performance at features, eh, busog din naman ang phone na to compared sa ibang mga flagship phones. Kahit pa sa mga flagship phones doon sa mga sikat na brand talaga, eh, wala kang ganitong level of performance na nahahatid sa iyo ng isang Snapdragon 8 Plus Gen 1 na chipset, at mas maigi din na meron tayong magandang exhaust at cooling system para kahit pa Snapdragon 8 Plus Gen 1 yung ginagamit mo, eh, ma-maintain yan ng maayos ng temperature mo. Ito, baka hindi alam ng mga tao. Kadalasang nagiging problema ng mga flagship phones na ayun, ubod ng nipis at saka napakataas ng mga processor, eh syempre umiinit yung phones nila na although naman hindi nagtithermal throttle kagad, eh syempre hindi rin advisable na gamitin nyo for long periods of time na ganun kainit ang phone nyo. Diyan nyo ipapasok ang inyong Nubia Red Magic 7S Pro na merong napakatinding performance at saka syempre magandang cooling system din para ma-maintain yung performance ng inyong phone. Aside pa dyan, eh syempre hindi nyo rin pwedeng ikaila yung presence ng mga triggers ng ating phone. Personally, sa experience ko out of reviewing phones, eh nung nakagamit na ako ng mga shoulder triggers na naglalaro ako ng Call of Duty, inamimiss ko siya every single time na maglaro ako sa isang phone na walang shoulder triggers. At kung kayo, eh gusto nyo talaga ng hardcore gaming, whether pa MOBA yan, whether RPG yan, or whether FPS game yan, eh for sure, makakatulong sa inyo na maigi ang shoulder triggers at saka ang exhaust system ng phone na to. So meron kang mga additional premium features pagdating sa Red Magic 7S Pro. Ang underscreen selfie camera mo, magandang cooling system, napakabilis na performance, napakataas na memory na hindi mo basta-basta makukuha for phones even at this price point and even doon sa mga mas mahal pa, eh masasabi ko debatable kung sulit niya ba tong phone na to para sa inyo. Gusto malaman kung para sa inyo sulit, kasi para sa akin, sulit ang Red Magic 7S Pro. At kung interesado kayo, ilalagay ko yung link below para mabili nyo yan sa kanyang official Lazada store. If kayo ay nag-agree sa akin na sulit ang ating Red Magic 7S Pro, or kung para sa inyo ay hindi naman, curious ako, i-comment nyo yan below para mabasa ng viewers natin kung ano nga ba ang tingin nyo. Anyway, ito ang ating Nubia Red Magic 7S Pro sa kanyang napakahalimaw na performance at talagang deserving doon sa pangalan na pro sa lahat lang ng features na binibigyan niya sa atin. Hopefully, eh nakatulong ang video na to para mabigyan kayo ng idea at masabi kung ito na nga ba ang tamang phone na para sa inyo. Again, kung hindi pa kayo nasubscribe dito sa ating channel, of course, mag-subscribe by clicking the subscribe button below, tapos i-hit nyo na rin yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod kong videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat!